Hello po! Another update sa aming munting gulayan dito sa harap ng bahay na munting garden. Ayan, pinadagdag ko pa nga pala siya ng sitaw at pagkatapos itong mga kamatis. Kaya umabot pa lang ito siguro ng 1 month. Sobrang liit pa lang sila nung tinanim ng aking bayaw. At itong mga talong na to, medyo nagkakabulaklak na. Sila kasi yung nauna, bali 2 months ago na sila. Kahit pa paano yan, sobrang liit din yan nung tinanim nila. So, ang aking bayaw lagi ang nagki-keep on eye, nag-grass siya. Kung minsan dyan, nililinis niya talaga. Pagkatapos ito naman, ang kalabasa. Yan. Yung kalabasa, 2 months na yan guys, bakit hindi pa rin masyadong lumalaki? At dahil marami na naman bunga yung siling haba, ayan, pinakuha ko na muna ulit, pina-harvest ulit para ma-preserve at anytime meron silang magamit. Kaya naman tinuruan ko rin yung bayaw ko na mag-preserve. Madali lang naman yun, gagawa ka lang ng solution like ipaghahalo mo lang yung tubig, suka, tapos may paminta, sibuyas, then pakulo mo lang and then ilalagay na sa garapon na may siling pahaba. At ito naman guys, ang aming ampalaya. So medyo nagkakadahon na rin. Buti na lang guys, may time pa rin yung bayaw ko sa aming munting garden na ginawa dito sa harap ng bahay. After work niyang buong maghapon, ayan, lilinisin na niya at didiligin na niya lahat ng mga halaman na pinatanim ko. At ito naman ang mga okra, medyo malaki na rin. At grabe, ang dami na rin mga talbos ng kamote. Dati konti lang talaga yung tinanim nilang mga talbos ng kamote. Ngayon, pwede nang kainin. I mean, pwede nang i-harvest. O diba, ilalagay mo lang sa pangsigang or kaya igigisa mo lang ng may bawang or steam mo lang or piprito daw, sabi ni Bebang. Char. At alam nyo ba dito guys, ang talbos ng kamote dito sa China, grabe ang mahal. Mas mahal pa sa ibang mga gulay natin. Kaya naman nagtataka ako bakit ang mahal. Siguro talagang napaka-healthy at maraming nutrients itong talbos ng kamote sa kanila.